July 28, Blood Moon. Nung di mano, may nangyaring kakatwa sa barangay Kauswagan sa Cagayan de Oro. Alas 9 ng gabi nung may narinig si Joel sa kanyang manukan. Meron akong narinig na kakaibang tunog. Grabe yung amoy, parang kumain siya ng maraming kamote. Pagsilip niya raw sa labas. Wala naman siyang nakita. Pero bandang alauna ng madaling araw, nagising siya sa walang tigil na mga tahol. Maingay yung aso kasi kakaiba yung tunog na naririnig nila. Wala na akong naririnig na ibang huni. Kinaumagahan, laking gulat na lang daw niya sa tumambad sa kanya. 21 sa mga alaga niyang manok patay. 21 na manok ang namatay. Pero kahit isang patak ng dugo, wala raw bakas. Yung balibo nila wala na sa leeg tsaka dito. Hindi raw naniniwala si Joel na aso ang may kagagawan nito. Hindi aso talaga. Gitarian aso namin eh. Masyadong maarte yan. Tinala namin sigbin. Ang sigbin, kinatatakutang bahagi ng ating alamat. Nahahawig daw sa kambing na walang sungay ang tenga, sinlaki ng palad ng tao. Ang ulo, nakayuko sa gitna ng mga paa. Ang mahaba nitong buntot, ang ipinang-aatake raw nito, pabaliktad kung ito'y maglakad at may kakayahang maging invisible. Di umano, ang sigbin sumisip-sip ng dugo. Mostly, yung sigbin ay nakikita sa mga pores. Kaya yung sigbin ay masasabi namin totoo talaga. Nakatira raw ang mga ito sa mga banga na napapalabas lang daw ng mga kung tawagin sigbinan. Ang mga sigbinan, karaniwan daw mayayamang pamilya na naniniwalang swerte sa kanila ang mga sigbin. Malakas ang kutob ni Joel. Sigbin ang umatake sa kanyang mga alaga. Meron daw kasi talagang sigbin sa kanilang barangay. Kasi dito sa amin, sabi ng mga tsismoso-tsismosa, may sigbin talaga. Sila pa ang nag-aalaga. Pinapakain pa ng pigrulak. Ayan, mga kalmot yan. Oh. May naiwan din daw bakas ng paa ang sigbin. May nakita kaming footprint, malalaking footprint. May kasama pang fingerprint. Dahil dito, nagdesisyon si Joel na putulin ang mga punong di mano pinagtataguan ng sigbin. Sir, diyan ba nakatira yung sigbin? Ay hindi boss, nalaglang lang kasi yung barya ko dito kanina eh. Hinahanap ko lang eh, nasaan na kaya yun? Ah, ito pala boss, tara boss. Sigurado si Joel, hindi peste ang dumali sa kanyang mga manok. Pero hindi lang pala si Joel ang naniniwalang may sigbin sa Kauswagan. Pati ang kanyang ina, nakakita na raw nito. Nakakita ko sigbin. Ako lang ang pwedeng makakita. Dahil ako lang may quarantine pass dito sa aming barangay. Malakas ako kay Kap eh. Yan sigbin, parang aso lang yan. Malaki ang tenga. Yung siya naisip ko, marami siyang nasasayang ako tumbo. Kasi laki ng tenga niya. Pag tingin ko, hindi talaga siya aso. Isa siyang sigbin. Mula noon, naging mas maingat na raw ang pamilya ni Josefina at ang kanilang panangga sa sigbin, bawang. Nagtanong kami sa iba pang mga tiga-barangay Kauswagan kung alam din ba nila ang kwento tungkol sa sigbin. Naniniwala sila na kumain daw ng manok yung sigbin. Pero sa totoo lang, ninako ko yung isang. Wala kasi kaming ulam eh. Kaya hindi kami nakatanggap ng sap. Meron doon nag-aalaga ng sigbin dito ah. Kapit bahay lang namin, palagi nanghihingi ng kaning lamig. Hanggang may nagbanggit sa aming team na meron daw isang lumang bahay kung saan di umano nakatira ito. Ang may-ari daw ng bahay na yon, ang siya ring may alaga ng sigbin. Ang natitirang miyembro na lang ng pamilyang ito, si Simon, hindi niya tunay na pangalan. Pumayag siyang magpa-interview sa kondisyong hindi pakikita ang kanyang mukha. Laking gulat ng aming team sa kanyang inamin. Sabi ng papa ko, meron daw siyang sigbin. Malaki daw yun, mataas, at minsan, pinapainom pa siya ng Red Horse. Bata pa lang daw si Simon, may alaga ng sigbin ang kanyang ama at nagpapakita lang daw ito sa tuwing may binibigkas ang kanyang ama na nakasulat sa libreto o yung maliit na libro.
Pero nung namatay daw ang kanyang ama noong 1960s, hindi na raw nagpakita pa ang sigbin. Ang libreto raw kasi na binabasa para ito'y lumabas, di umano nilunok ng kanyang ama. Nung dinasalan niya, pinakain niya at may kasama pang coke. Pero sabi ng papa ko, hindi naman daw delikado ang sigbin namin dahil naturukan na yon ng anti-rabies. Gayunman, kahit kailan daw, hindi pa nakikita ni Simon ang sigbin. Ang natatandaan lang daw niya, ayon sa mga sabi-sabi, mukha itong aso. At ang ipinapakain daw rito, manok. Manok lang talaga ang pinapakain namin. Tsaka manok na galing sa Jollibee. Pag di galing sa Jollibee, nagwawala. Pero pag Jollibee lang at walang gravy, naku, kakagating ka sa puwetta. Katunayan lang, hindi naman talaga kami masamang tao. Ayon naman kay Kapitan Pedro Balite, hindi na raw bago ang mga kwento ng kababalaghan sa kanilang barangay. Sa katunayan lang, wala naman kami pala sa sigbin-sigbin na yan. Wala naman kami manok na pang sabong. Basta ginagawa lang namin, pinapahigpitan na lang namin ang mga tanog. Mula raw nung nangyari ang insidente sa manukan ni Joel, mas lalo raw nilang pinaigting ang pagroronda tuwing gabi. Pasensya na po, inaantay ko lang po si Dad. Pero ano nga ba talaga ang itsura ng nakita raw ni Josefina na sigbin? Nagdala ang aming team ng artist para ma-sketch ito. Parang malaking aso na may mga malalaking tenga. Pero ayon sa veterinaryo, wala po akong nakikitang ganyang hayop at hindi po namin yan pinag-aralan sa veterinary. Kalimitang nag-uumpugan ang kababalaghan at ang siyensya. Pero para sa mga nakasaksi at naniniwala, walang kababalaghan dahil sila mismo ang nagpapatotoo. Yo! 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 Maraming salamat sa mga nanood at tumapos na itong video namin na to. Sana natuwa kayo. Sana napasaya namin kayo sa ginawa naming parody ng KMJ. Sana natuwa kayo at napangiti namin kayo sa kakanood. Mga kaibigan, shoutout po kami sa video namin. Ako po si Jeffrey Falcon. Shoutout din sa papa ko na taga Masbate. At shoutout sa taga Masbate. Ang pangalan ng papa ko ay si Joel Punay na long hair sa taga Masbate. Shoutout din sa mga kapatid ko na si Jumar Falcon. Shoutout din sa mga kapatid ko na babae na si Anilin Falcon. At sa mga taga Masbate dyan, sana makatulong kayo at subscribe sa mga YouTube namin na channel. At shoutout din sa manuka na si Boss Amer. At shoutout sa mga taga Kurba. Shoutout din sa mga nasa Kubo. Shoutout sa mga kaibigan ko lahat dito. Shoutout kay Daddy ko at Mami ko at Liam. Yo, shoutout nga pala sa mga nakainom ko dyan kagabi. Shoutout sa ating tagagawa at editor ng ating vlog na ito. Sana na nagustuhan nyo la ang aming video na ito. And then, paki-subscribe na lang po ang YouTube channel namin ngayon. Abangan nyo na lang po ang susunod na episode sa pagyaman ng aking tropa. Eto po. At dito. No!